Nahin na natin yan, si Met from Metro Manila na si Mark Anthony Sorita. Hello po. Sorita o Sorta? Tanungin natin. Sorita. Sorita. Hi Mark. Hi, good afternoon. Hello. Sorita or Sorta? Sorita po. Sorita. Oh. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Taga saan po dito sa Metro? Pasig. Why? Ilang taon na si Kuya Mark? 33. Kuya. 33. You look kuya, so good kuya. On the monitor. Oh, nasa 20s lang yun, no? Thank you. Nagko-commercial-commercial ka ba? Parang familiar hindi po, face. Hindi, ah, hindi. Kumakanta lang. Kumakanta. Oh. Saan ka kumakanta? Dati naging lounge singer ako sa Shangri-La, sa Podium, tapos pati sa Rockwell. Uy, balita ko, resbacker pala natin itong yes, si, ano, yeah. Si Kuya Mark. Oo. Sino pa ba yung, or kailan yung last na laban ninyo? Yung last po na laban ko ay nung 2016, kalaban ko si Miss Pauline Agupitan. Uy, wow. Last, unang quarter, tapos, unang season. Rumes back ako ulit, yung nakalaban ko ay si Tatay Tonyo. So, pangatlong beses yun na to. Pang-third ko to ngayong araw na ito. I see. Oo naman. Di ba meron tayong ganun, third time lucky siya, naging defending champion siya. Hopefully. Ano po ba nangyari nung pang-una? Naging daily winner po ako nung una. And then, si Pauline Agupitan yung defending champion. Tapos yung second na battle ko po, naging daily champion. Tapos kinabukasan naagaw sa akin ni Tatay Tonyo. Sorry. So somehow, naging defending champion na pala itong si, ano, yes. Si Mark. Yes, oh. Pero aside ba dyan, ano po ba yung pinagkakaabalahan nyo aside doon sa singing career okay. Ninyo? Well, aside sa mga pagkanta-kanta sa mga events, meron kaming small business ng aking sister-in-law, which is yung furniture shop. We do mga wood carvings, lahat ng mga gamit sa bahay na gawa sa kahoy, ginagawa namin. Mga upuan, wow! Gumagawa kayo ng upuan. Upuan, cabinets, dining pintuan. Table, pintuan, oh. lahat na nakakabit sa bahay na kahoy, wow. Ginagawa namin. Matagal na po bang business nyo ito? Una, nag-umpisa kami sa lampshade, tapos mga chandeliers, tapos hanggang sa mga kama, ganun. Pero bakit sa furniture, bakit yun yung napili nyo na parang business? Kasi yung sister-in-law ko, taga Paite, Laguna siya. So sa Paite, Laguna, doon yung gawaan ng mga good wood carvings and mga wood furnitures. Kaya din so, nila nyo na dito. Yes. Magaling silang umukit doon. Yes, oh, sobra. Oh. Anong kahoy ho ba yung ginagamit sa mga... Normally, mga yakal, mahogany, May nara pa po ba ngayon? Hindi pwede ang nara kasi pinagbabawal na ng government. Bawal na kasi ang nara. Yeah. Correct. Pero bakit po? Kasi sa sobrang dami nyo nang ginagawa, kasi nag-e-event pa kayo, may furniture business pa kayo, ngayon rumes ba kayo? Bakit po ganun na lang kayo ka-motivated talaga sa buhay? Gusto ko na walang edad ang mangarap. Yes. Habang may buhay, mangarap lang kasi hindi mo alam, time mo na. Correct. At panindigan mo na kung time mo na ito. So, I guess, hindi masamang mangarap araw-araw. Ayun. Yes, of course. At syempre, atin last question, no? Sir Mark Anthony, bakit po kayo sumali ng Tawag ng Tanghalan? Sumali ako sa Tawag ng Tanghalan dahil sa mother ko, which is bagong operated lang. Colon cancer sa stage 4 and lung cancer. Tapos kalilibing lang ng dad ko last Saturday. Yeah, so nagsabay sila. The time na pinasok yung mom ko sa OR, 9 days ago, dun din yung pagkamatay ng dad ko. So kalilibing lang ng dad ko last Saturday. Pero okay na si mami. Huwag gamitin mo to, Mark Anthony, para go sa stage. Yes.